Magandang umaga sa ating lahat. So, JMG, Agri TV, Solid Ka-Farmers. So, nandito ngayon tayo sa umagang ito, sa araw na ito. Siyempre, maraming mga nagre-request, maraming mga gustong malaman at kung paano nga ba ang paggamit. So, nilagay ko na sa video na to, siyempre, para alam natin, di ba? Para malaman natin kung baga, papanoorin na lang natin kung paano nga ba ang application ni Abundant Harvest sa paggamit sa kanya. So, yun, i-explain ko sa inyo yun. Siyempre, bago ang lahat, maraming salamat. Yeah? Maraming salamat sa mga nanonood na mga farmers at mga new subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo na kahit nasa 100 pa lang muna tayo. Siyempre, sa una talaga, ganyan talaga. So, nagpapakilala pa tayo sa mga farmers, pero maraming salamat sa mga nag-subscribe sa inyo at patuloy na susuport sa ating YouTube channel. And then, sa araw na to, syempre, i-explain ko sa inyo kung paano nga ba ang paggamit kay Abundant Harvest. Kasi marami na sa kanilang nagre-request ng instruction or paano nga ba yung mixing niya sa isang knapsack spray. So yun, magsisimula tayo kung paano nga ba ang paggamit kay Abundant Harvest. So yun, unang-una sa lahat na kailangan dapat natin malaman pag ikay nakatanggap na ng Abundant Harvest, syempre, pagkatanggap mo nito, huwag mo muna siyang isi-shake. Okay? So isang paalala namin yan dahil pag shinake mo siya at ito'y maglig kasi nakasild talaga siya, so silyado siya, so magre-react ang mga good bacteria sa loob, kaya ito'y sasabog, uputol. Kaya, dapat pag gagamitin mo na siya, doon mo lang siya i-shake. Okay? Sa knapsack sprayer naman, may ibang mga farmers ang mga gumagamit ng dalawang knapsack sprayer. Yung isa is pang organic, yung isa naman is pang chemical. So kung wala ka namang knapsack sprayer na dalawa at isa lang ang knapsack sprayer mo, syempre, hugasan mo. Ang magandang gawin namin at recommendation namin para sa farmers is dapat hugasan mo dapat nang may sabon ang knapsack sprayer mo at kumukulong tubig para po ma-sterilize yung nasa loob niya kung pinaggamitan mo man ito ng insecticide or kahit anong chemical. So yun yung isa sa pinaka pinapaalala namin, 'di ba? Dahil si Abundant Harvest ay meron siyang nakapaloob na milyong-milyong mga good bacteria na pag nahaluan ng chemical or kahit ano, kahit chlorine, is mamamatay siya. So sayang naman yung good bacteria na makakatulong sana doon sa pananim mo. So next, di ba? Kung ikaw naman ay dalawang knapsack sprayer, nabanggit ko nga kanina, kung may pang-organic ka at may pang-chemical ka na knapsack sprayer, kahit hindi mo na siya hugasan, yung pang-organic mo, kahit hindi mo na siya hugasan ng kumukulong tubig dahil hindi mo naman na siya pinaggamitan ng chemical. So, okay na yun. Okay ka, oh! Okay? So, pangalawa, sir, paano daw ba ang pag-mimix? Okay, sa mixing naman natin, pag gagamit ka naman ng Abundant Harvest, so dalawa yan, magkaiba kasi ang sa panggulay at magkaiba rin ang mag-ibarin yung dito naman sa palay, mais, at saka sibuyas. So sa palay, mais, at saka sibuyas naman, ang mixing naman natin dito is 100 to 150 ml sa isang knapsack sprayer na 60 liters. Paano naman sir kung dito naman sa aming mga gulay? So para naman sa gulay, prutas, tsaka bulaklak, so ang mixing niya is 50 to 80 ml sa isang knapsack sprayer na 60 liters. So yun yung mixing niya. Kung hindi naman masyadong may sakit, ang kagandahan nito, Abundant Harvest is all in one eh. So naandiyan na lahat, meron siyang insect repellent, fungi repellent, tsaka pest repellent. Kaya huwag niyo na pong hahaluan ng iba. So siya lang. Okay? Kung may sakit naman ang pananim ninyo is kung may insekto at hindi talaga maiwasan, pwede naman kayo mag-spray ng pang-insecticide. At after po noon, pwede niyo na pong pasundan. Siguro mga 7 days pwede niyo na pong pasundan ng Abundant Harvest para pumahabol niya
yung laki at yung good bacteria, syempre, kumalat agad doon sa pananim natin. Okay? Basta po sa gulay at prutas tsaka bulaklak, 50 to 80 ml po sa isang knapsack sprayer na 60 liters. So, ang next naman natin ay, syempre, timing ng pag-i-spray. Yan! Dito na natin na timing, ang sinasabi natin, dapat may timing ka rin. Diba? Kung sa pagbabasketball, meron kang timing, at saan pa ba? Lahat ng bagay, kinagamitan ng timing, diba? Kung paano nasusuntok ni Pacquiao, ang kalaban, at talagang tumatama talaga ito siya. Siyempre, kailangan dapat may timing. Diba? Kasi pag hindi mo tinimingan, sasabi nila, ay sayang! Ay sayang! Ay sayang! Ay sayang! Ay sayang naman, diba? So, kailangan dapat may timing. So, ano nga ba yung timing na tinatawag? Sa pag-i-spray, lalo na pag tinatawag na natural or kahit saan, kahit sa pang-insecticide, diba? Kailangan may timing ng pag-i-spray. So, sa pag-i-spray natin ng ating mga halaman, kailangan dapat sa umaga. Okay? Sa umaga dapat is 5 to 9 a.m. lang po ang pag-i-spray. So, kung hindi naman inabot, so, pwede naman tayo sa hapon. Ang hapon naman natin is 4 to 7. So, pag maliwanag pa 7, okay pa. Pwede pa mag-spray. Huwag lang sa tanghali. Kung kayo naman nag-i-spray ng pang-insecticide, okay, mga pang-insekto, di ba? Huwag kayo mag-i-spray ng tanghali. Kasi bakit? Nakatago sila. Okay. Bakit sila nakatago? Dahil gumagamit sila ng pampaputi o papaya. Okay, di ba? Kaya nagtatago sila. Okay, ibig sabihin, sa umaga, pwede ka mag-spray ng pang-insecticide. At pangalawa din, syempre, isa sa pinaka-importante para kumain yung halaman, kailangan dapat umaga at hapon lang, hindi tanghali. Kasi kahit gaano kaganda ang iyong produkto, hindi yan magiging effective kung i-spray mo ng tanghali. Kung ang tao meron siyang tinatawag na oras ng pagkain, syempre, yung halaman din meron, di ba? Yung halaman, oras niya ng pagkain pag malamig na panahon. Bakit? Pag tanghali, nakasarap po yung tinatawag natin na estomata ng halaman. Ibig sabihin, yung estomata ng halaman, dahil nakasara nga siya, kahit gaano pa kaganda yung produkto na iubos mo dyan o i-spray mo dyan, kahit ibuhos mo pa isang galon, walang effective. Kasi bakit? Nakasara ang estomata ng halaman na doon sila kumakain pag nakabukas yun. Okay? Kaya dapat sa umaga at sa hapon lang. So, kahit sa mga farmers talagang, malalaman mo talaga na yun talaga yung ano nila. Kumbaga, yun yung kailangan. Kasi may ibang farmers kasi na nakakaligtaan nila na mag-spray tanghali. So, kayo din may hirapan nun. Okay, pag tanghali kayo, sige kayo, yung in-spray, yung inano nyo, yung pinang ginamit yung sabon, Kojic soap pala, di ba? Ginamit yung sabon, pampaputi pala, tapos nag-spray kayo ng tanghali. Ay, sayang naman. Ay, sayang. Ay, sayang. Ay, gagawin yan. So, yun yung tamang timing ng pag-spray ng halaman. Diba? At the same time, kailangan dapat din i-shake nyo. Katulad na banggit ko kanina, i-shake nyo lang siya bago nyo siya gamitin. At yung tubig, dapat yung tubig na gagamitin natin, karamihan naman sa mga farmers na nakausap ko, yung tubig na ginamit nila is hindi naman chlorine. So, wag po yung may chlorine. Kailangan dapat deep well o kaya sa ilog, yan, doon po kayo kumuha. Yun po yung mixing kung paano po gumamit ng Abundant Harvest. Ang next natin naman is interval naman. So, ang interval natin, okay, 10 or 15 days. Okay, 10 or 15 days ang interval natin bago ka ulit mag-spray. So, wala namang seasonal, wala namang season ang ating paglalagay ng Abundant Harvest. Okay, so kahit ano pa yan, basta pagkalipat tanim, kung sa palay man, pagkalipat tanim, after 7 days, pwede mo na siyang isprayan. Okay, saka ka magbilang ng 10 or 15 days. At isa sa magandang timing din yan is yung pag-i-sprayan mo siya sa pagbubuntis. So, itong magandang sinabi sa akin ng isang farmers para daw magkaroon ng batok. Karoon ng batok. Batok. Batok.
para daw magkaroon ng laman ang batok ng palay. Okay, para magkaroon ng laman ng batok ng palay, kailangan dapat 20% ng paggipi ng palay, isprehan nyo na. Okay? Tapos pasundan nyo siya doon sa pagbubuntis ng palay. Kasi sa pagbubuntis kasi ng palay, dahil all-in-one nga si Abundant Harvest, ang kagandahan nito is kaya nyo maproteksyonan. Dahil po pag nagbubuntis kasi ang palay or milky stage na tinatawag, ay po doon naman pumapasok yung tinatawag natin mga dangaw o so mga insekto. Marami sila. Okay, so maganda yung timing yan para po magkaroon ng laman ng batok ng palay at yung ipa. Siyempre po magkaroon din ng laman. Siyempre pag nagkaroon po yun ng laman, asahan po natin, siyempre bibigat yung ating mga tanim. Okay, ang ating palay. Ang timing natin sa ating pag-spray naman, dito naman sa gulay, before or after mamulaklak, saka mo siya ispray. So sa talong, okay naman siya. Makikita nyo na lang, tignan nyo na lang kung ano nga ba yung maging result. Kasi ang talong kasi is continuous ang pamumulaklak niya. So pag hindi nalaglag, pwede nyo siyang ituloy. Pero pag nalaglag ang bulaklak, so itigil nyo siguro after mamulaklak yung pagbunga na. Kasi actually si Abundant Harvest, kung ngayon siya ispray, ngayong umaga, mamayang gabi, o kinabukasan ng umaga, o kaya mamayang hapon, pwede nyo siyang harvest, o pwede siyang makain. Dahil hindi po siya chemical. Okay? So yun po yung ano niya, interval niya pag sa lahat ng halaman, 10 or 15 days. Okay? So kahit anong sitwasyon ng inyong halaman, okay lang siya. Wala pong problema, pwede niyo siyang isprehan. Okay? So yun, at abangan natin siguro sa by next month. Okay? Next month makikita natin kung ano ba yung magiging resulta ni Madam, ni Pastora, 'di ba? Doon sa kanyang pananim na palay na nakakaani siya ng 200 dahil ginamitan ng Abundant Harvest, siguro is tignan natin kung ano magiging resulta. So, malalaman natin yan. So, yun. Maraming salamat po sa ating lahat. Huwag mong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos natin. Solid farmers tayo dyan. Maraming salamat. Salud.